lahat. Ating nakilain at sambahin ang Panginoong buti. Ibalay ang aangitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay gala sa Diyos na sa ating bayan. Tanay na po niya, tinirang tawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti. Ialay ang aangitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain inyong lahat. At sumaiyo rin. Malugod po nating ipinagdiriwang ang kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Binago po ng ating Panginoon Jesucristo ang buhay ni Maria Magdalena. Ang buhay niya dati, siya'y inaalihan ng maraming mga demonyo. Pinalaya ni Jesus ang 7 demonyo sa kanya at binigyan siya ng bagong buhay sa pananampalataya, sa liwanag, sa kaligayahan, sa kalayaan. Si Santa Maria Magdalena din ay apostol sa mga apostol. Siya'y nagdala ng mabuting balita sa mga apostol. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniatas ng iyong anak kay Santa Maria Magdalena, una sa lahat, ang pagbabalita tungkol sa maligaya niyang pagkabuhay, pakundangan sa kanyang panalangin at kagitingan, maipahayag nawa naming si Kristo ay nabubuhay at makita namin siyang nagahari sa iyong kadakilaan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa awit ni Solomon. Gabi-gabi sa higaan, ang mahal ko'y hinahanap
ngunit hindi masumpungan kahit na sa pangarap. Akong ito'y bumabangon, sa lungsod ay naglalakad, ang lansangan sa paligid ay aking ginagalugad. Ngunit hindi matagpuan ang sinta kong nililiyag. Sa akin ngang paglalakad, nakita ko'y mga bantay, nagmamanman, naglilibot sa paligid sa lansangan. Sa kanila ang tanong ko, mahal ko ba ay nasaan? Nang kami ay maghiwalay ng nasabing mga tanod, bigla na lang na nakita ang mahal kong iniirog. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap, ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw yaong hangad, para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuwaryo, sa lugar na dakong banal, ikaw ro'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay, kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwi na ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluway, sa iyo lang nangahawak. Pagkat ako, kung hawak mo, kaligtas ay natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Magsitayo po ang lahat. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng Linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Narat na niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan dahil dito patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro. At sa alagad ng mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing ulunan at isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, Ale, bakit kayo umiiyak? Sumagot siya, kinuha po nila ang aking Panginoon
at hindi ko alam kung saan dinala. Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilala si Jesus yun. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." Maria, ani Jesus, humarap siya sa kanya at sinabi, "Rabunay, ibig sabihin guro, huwag mo kong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Salip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At tuloy sinabi sa kanila ang bili ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Panginoong Hesukristo. Pagnilayan po natin si Maria Magdalena, kapistahan niya ngayon. Unang pagbasa, awit ni Solomon na masaya, katulad ng mga kanta. Tayo mga Pinoy, mahilig kumanta. Kahit na ba minsan ay yung kanta, hindi tayo hilig. Gusto nating umawit. At ito yung mga awit ng ano pang tema? Pag-ibig. Pagmamahal na mula sa puso. Ito ang damdamin ni Maria Magdalena. Pagmamahal. Saya, galak, kaligayahan. Bakit? Sapagkat kay Maria Magdalena, bago pa ang buhay ni Jesus, bago pa si Jesus, ang buhay niya ay madilim. Inaalian siya ng maraming demonyo, 7 demonyo na nasa panikala siya, alipin siya, mahirap mabuhay sa kadiliman. At dahil kay Jesus, pinalaya siya, kalayaan. Sa wakas, ano naman ang reaksyon ni Maria? Pagtanaw ng utang na loob, debosyon. Mga kapatid, kaya yung kagalakan, kasiyahan niya, binago, bagong buhay, binura na ang nakaraan. Siya'y malinis. Siya'y dalisay. Siya'y sa harap ng Diyos, maputing-maputi. Kaaya-aya. Yan ang buhay na pinagkalog ni Jesus sa kanya. Kaya siya'y tuwan-tuwa, lumulundag, sumasaliw, sumasayaw. Sa ating ebanghelyo ayon kay San Juan, ito po, bakit? Di ba marami naman mga santo? Meron basta kapistahan, kapistahan ha? Hindi ginugunita. Meron tayong gloria, luwalhati sa Diyos, papuri sa Diyos. Sapagkat nagpapasalamat tayo sa Diyos. Bakit? Ano? Dahil may ginawa ba si Maria Magdalena? Hindi. Intervensyon ng Diyos, milagro ng Diyos. At dahil alam ni Maria Magdalena ang nangyari sa kanyang kababalaghan, kadalasan tayo di tumatanaw ng utang na loob. Dapat lang, ha? Dapat lang. Yung pa yung reaksyon natin, ha? Kung may ginawa mabuti, dapat lang, ha?
Ang tagal-tagal nga eh. Ganyan pa, ang yabang-yabang pa natin, di ba? Akala natin, entitulo tayo dito. Ha? Si Maria Magdalena, hindi. Kaya nga, ano, nung namatay si Jesus, nasa paanan ng kasamang Maria ni ang nanay ni Jesus at si San Juan. Sila lang ang mga matatapat, iilan lamang. At sa libingan, nung nililibing na, yung mga kayong lino at yung panyo, yun ang debosyon ni Maria Magdalena. At umiiyak siya. Tayo mga bato, manhid, deadma, walang pakialam, walang damdamin, walang emosyon. Kaya ang tanong ni Jesus sa kanya, nagpakita si Jesus, bagamat hindi niya, bakit ka umiiyak? Ang tugon niya mapagmahal, sapagkat kinuha nila ang katawan ng aking Panginoon. At kung alam mo, sabihin mo sa akin. At pagkasabi noon, ito ay may tono ng pagmamahal. Hindi na mapigilan ni Jesus. Ang sinabi niya, isang hudyat lamang ha. Ika nga may kanta noon, may paligsa noon. I can name that tune in one note. Nga? Magaling ka ba sa kantahan? Isang nota pa lang sa umpisa, alam mo na kung ano yung kanta? Isang kataga lamang, Maria, Rabunay! Tayo na naman, nasa harapan mo na yung Diyos, nagsasalita na, nagpaliwanag na, nakailang pangungusap na, hindi pa natin nakikilala. Harapan mo na. Parang kung ka pa. Ang tingin pa natin, kritiko ka pa. Skeptiko ka pa. Si Maria Magdalena, kulang na lang yakapin niya. Sabi niya, Di pa ako nakakaakyat sa langit. Bibigyan kita ng mission. Tingnan mo ha. Yan ang pagmamahal. Turo sa atin. Kaya tayo mga, ano? Hindi alam ko ano nangyayari. Ha? Baka sabihin pa natin, mas malinis ako kay Maria Magdalena. Magyayabang ka pa. Magpapahipokrito ka pa. Ha? Mas magaling naman ang buhay ko, di hamak, ha? Hindi ganyan ang tingin ng Diyos. Sige na. Turuan tayo ni Maria Magdalena kung paano makipag-ugnay. Idugtong ko uli. Panawagan ko yung huling datos dito. Tingnan ninyo. Our world in data. Dati mga kapitbahay natin, Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam, dati. Mababa ang kaso nito. Ngayon, nagtataasa na. Alam naman natin kung sino tayo, huwag tayo magyabang. Hindi nila nakakayanan. Ayoko na. Lilima na lang ang mga kasimba. Mahirapan na naman mga nurse at mga doktor sa mga ICU. Tataas na naman ang mga kaso. Marami na naman mamamatay. Kulang na naman ang ayuda. Marami na naman restriction. Hindi na natin kaya yan. Magdasal tayo. Ito po ay para bang hindi po magic ito. Alam ko napapagod na tayo. Pero tayo po'y sama-sama, pakiusap ko po, panawagan ko po sa inyo na tayo'y magkabuklod-buklod sa panalangin
upang ang mga nangyayari ngayon sa mga kapitbahay nating mga bansa, yung Delta variant, wag naman sana. Ha? Kasi baka ayoko na may mamatay pa. Marami na akong mga pinagdasal at binasbasan. Marami na. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, ni Santa Maria Magdalena, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalong-lalo si San Roque, nawa, makilala natin si Jesus, mga kaibigan, at palalimin natin ang kaugnayan natin sa Kanya. Magsitayo po ang lahat. Nararanasan ni Maria Magdalena ang kagalakan ng pagtatagpo nila ni Jesus sa muling pagkabuhay nito. Nawa ang malwalhating pangyayaring ito ay maghatid ng kahulugan at pagbabago sa buhay natin at sa atin. Sabihin, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang simbahan ng Diyos naway magpanibago kay Kristong muling nabuhay at ihatid ang kanyang mensahe ng pag-asa at pag-ibig sa buong mundo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang pamayanan ng mga mananampalataya naway magpatotoo sa muling pagkabuhay ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang halimbawa at patuloy na pagtalikod sa kasalanan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang mga nasa madilim na libingan ng kasalanan naway makatagpo kay Jesus ng lakas at sigla sa pagbangon sa isang buhay ng katapatan sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang mga nasisiraan ng loob dahil sa mga waring walang katapusang mga paghihirap, naway makatagpo sa muling pagkabuhay ng tapang na ipagpatuloy ang kanilang paghahanap ng higit na mabuting buhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ama, tanggapin nawa namin ang mabuting balita ng muling pagkabuhay ni Kristo at ang aming buhay na hinaharap sa piling mo. Hiniling namin ipagkaloob mo na maranasan namin ang bunga ng kanyang muling pagkabuhay sa aming sariling buhay. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nakahanda. Ngayong si Santa Maria Magdalena ay aming ginugunita. Yamang ang kanyang inihaing pagmamahal ay malugod na tinanggap ng iyong anak kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sapagkat ang iyong habag ay hindi kabawasan sa iyong kapangyarihang ipinangangaral sa tanan sa pamamagitan ng Jesucristong aming Panginoon. Sa isang hardin ay napakita siya kay Maria Magdalena, ang buong buhay ay nagtangi sa kanya. Sa krus siya ay saksi sa kanyang pagpanaw, ang naganap sa libingan sa kanyang pagdalaw, at ang unang nag-alay ng pagsamba sa bumangon mula sa mga patay at nang isugo bilang apostol ay idinangal kasama ng mga apostol upang ang mabuting balita ng buhay na bago ay maparating hanggang sa dulo ng mundo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan niya handog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapi na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat na mapumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, Santa Maria Magdalena, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili na manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa tinanggap naming banal na pakikinabang, magpumapanawa sa amin ang nananatiling pag-ibig na siyang nagdulot ng kaugnayang mahigpit ni Santa Maria Magdalena sa guru niyang si Kristo. Kasama mo ng Espiritu Santo magpasawala. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, dingapin mo pong aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ikay narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa paghahanda mo sa kanilang kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulahati na dyan sa langit, nananalig kami ng iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, sharing aming mahinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundama sa mahirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang makahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, niyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang baliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailangan ng iyong kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin na kasagutan may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyong mga daladala ng mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito. Naway maalala nila mga pangako nila sa binyag na ikaw na ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Mainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos. Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesu Kristo. Salamat sa Diyos.